Our heavenly and merciful Father God, thank you for giving us precious time to study your word in the New Beginner's Bible Study. Ama naming Diyos na nasa langit ang mahabagin, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng oras na pag-aralan po ang iyong salita sa oras po ng New Beginner Bible Study. Please teach us more so that we grow up more. Kaya pakiusap, turuan niyo po kami ng higit pa upang kami po ay lumago ng higit pa. And as much as we grow up, we can pay back your love more. At habang kami po ay lumalago, magagawa po naming suklian ang iyong pag-ibig. So please teach us your lesson and help us to live according to your will. Kaya pakiusap, ituro niyo po sa amin ang inyong mga aral at tulungan niyo po kami na mabuhay ayon sa iyong kalooban. This time we are all present before God. Kaya sa oras na ito, kaming lahat po ay nasa harapan ng Diyos. So please be with the speaker and interpreter to deliver your message clearly. Kaya samahan niyo po yung tagapagsalita at tagapagsalin upang maihayag po ng may kalinawan ang inyong mensahe. We commit the rest of time in your mighty hands. We pray in name of Jesus Christ. Kaya dinadalangin po namin ang lahat ng mga bagay na ito sa inyong makapangyarihan ang kamay. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Today, we're gonna learn the Christian in the world. Kaya sa araw na ito, pag-aaralan po natin yung Kristiyano na nasa sanlibutan. Let's look at the Isaiah chapter 6 verse 8. Tignan po natin sa Isaías po, kapitulo 6, versikulo 8. Isaiah chapter 6 verse 8. Sa Isaías po, kapitulo 6, versikulo 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sino ang susuguin ko at sinong hahayo para sa atin? Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. So in verse 7, Isaiah heard that your iniquity is taken away and your sins purged. Kaya sa bersikulo 7, narinig po ni Isaías na sinasabi, ang iyong kasamaan ay naialis na at ang iyong kasalanan ay pinatawad na. When we studied the Bible, we also heard this word, all our sins were taken away. Kaya nang tayo po ay nag-aral ng Biblia, narinig din po natin yung mga salitang ito na ang lahat ng ating mga kasamaan ay naalis na. We realized that all our sins were already paid and we are forgiven. Naunawaan po natin na lahat ng ating mga kasalanan ay bayad na at napatawad na. And since we got salvation, we understand the God's heart. At nang tayo po ay maligtas, naunawaan na po natin ngayon yung puso ng Diyos. How much we understand how much God loves the people and how much He desires to save others. Naunawaan po natin kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos sa mga tao at kung gaano kalaki yung pagnanais niya na iligtas tayo. So Isaiah heard the voice of God. Kaya si Isaías narinig niya yung tinig ng Diyos. In verse 8, whom shall I send and who will go for us? Kaya sa bersikulo 8, sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa atin? So many people are going to hell. Marami pong tao yung papunta ng impyerno. And God wants to send the person in order to save them. At nais isugo ng Diyos ang isang tao upang sila iligtas. So at the time, the Isaiah answered, here am I, send me. Kaya ng oras na yun, sumagot si Isaías na sinasabi, narito ako, suguin mo ako. So saving us itself is not the only one reason why God saved us. Kaya yung pagliligtas po sa atin ay hindi lang po yun yung pinakarason kung bakit tayo naligtas. When God saves us, God wants to send us to the world. Sapagkat nang tayo po ay iligtas ng Diyos, nais tayong isugo ng Diyos sa sanlibutan. Some people misunderstand, not to commit a sin, we have to be separate. But it doesn't mean we are separated from the world. Kaya maraming tao po yung mali yung intindi na para daw hindi makagawa ng kasalanan, kailangan maging hiwalay. Kaya maraming tao po yung inaakala na sila ay hindi na gagawa pa ng kasalanan sa mundo. We have to live in this world but we are separated from the worldly things. Kaya right? Tayo po ay nabubuhay dito sa sanlibutan, ngunit tayo po ay hiwalay sa mga makasanlibutang bagay. If we go to the mountain and stay isolatedly, how can we save others? Kaya kung tayo po ay magtutungo sa bundok at maninirahan tayo doon mag-isa, paano tayo makakapagligtas ng iba? So God says, whom shall I send and who will go for us? Kaya nga sinasabi ng Diyos, sinong susuguin ko? Sinong hayo para sa atin? Then we have to answer, here am I. Kaya nang magkagayon, dapat tayong sumagot, narito ako. Send me. Suguin mo ako. Send me, Lord. Send me to my school. Send me to my workplace. Kaya suguin mo ako, Panginoon. Suguin mo ako sa aking paaralan. Suguin mo ako kung saan ako nagtatrabaho. Send me to my
family. Isugo mo ako sa aking pamilya. We have to answer like this. Kailangan nating sumagot ng ganito. So today, we're gonna learn the Christian in the world. Kaya sa araw na ito, pag-aaralan natin ang Kristiyano na nasa sanlibutan. We have to learn how to live as a Christian in this world. Kaya kailangan nating matutunan kung paano ba mabuhay yung isang Kristiyano sa mundo. Actually, today's message is very simple. Sa katunayan po, yung mensahe sa araw na ito ay napakasimple lamang. How can we live as a Christian in this world? Na paano ba tayo mabubuhay bilang isang Kristiyano sa sanlibutan ito? The most important part is separation. Kaya yung pinakamahalagang parte ay yung pong paghihiwalay. Let's look at the 2 Corinthians chapter 6. Tignan po natin sa 2 Corinto po, kapitulo 6. 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Sa 2 Corinto po, kapitulo 6, bersikulo 17. Chapter 6, verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya nga, lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. The reason why God saved us is to separate it, for us to be separated from the world. Kaya yung pinakadahilan kung bakit po tayo iniligtas ng Diyos upang tayo po ay maging hiwalay sa mundo. So God says, come out from among them and be separate. Kaya nga sinabi ng Diyos, lumabas kayo mula sa kanila at lumayo kayo, humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Do not touch what is unclean. At huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi. If you read the Genesis, when God created the heavens and the earth, God always divided. Kaya kung titignan niyo po sa Genesis, nang nilikha po ng Diyos yung langit at lupa, parating ang Diyos ay naglagay ng paghihiwalay. God separated the light from the darkness. Inihiwalay ng Diyos yung liwanag mula sa kadiliman. God separated the water under the heaven and water above the heaven. At inihiwalay rin po ng Diyos yung tubig na nasa itaas ng kalawakan at yung tubig na nasa ilalim ng kalawakan. God separated the earth, the ground, from the ocean. At inihiwalay din po ng Diyos yung lupa mula sa karagatan. Then, God made the plants fruitful tree, we can get the fruits. At iniwalay rin po ng Diyos yung mga halaman at yung mga puno na namumunga na kung saan maaari po tayong makakuha ng bunga. So when you look at the process how God created the heavens and the earth, we learn the lesson. Without separation, we cannot expect the fruits in our Christian life. Kaya kung titignan po natin yung paglikha ng langit at lupa, malalaman po natin na kung walang paghihiwalay, hindi po natin maaaring asahan yung bunga sa ating buhay Kristiyano. So, from the beginning to the end, God always separate. Kaya magmula pa lang po sa simula hanggang sa katapusan, naroon po palagi yung paghihiwalay ng Diyos. Since we get salvation, God sent us to the world. Nang tayo po ay maligtas, isinugo na po tayo ng Diyos sa sanlibutan. Even though we stayed in the world and the work in the world, we have to separate it from the world. Na kahit tayo po ay nabubuhay sa sanlibutan at nagtatrabaho sa sanlibutan, ngunit kailangan po talaga nating maging hiwalay sa sanlibutan. Otherwise, we cannot get of any fruits in our life. Kung hindi, hindi po tayo makakakuha ng anumang bunga para sa ating buhay Kristiyano. So why at the age of Noah, why the people were destroyed? Kaya bakit po kaya sa panahon na ni Noe, yung mga tao po ay winasa? It's because they mingle with unsaved people. Ito po ay dahil sila ay nakipaghalubilo o nakihalo doon sa mga taong hindi ligtas. Let's look at Genesis chapter 6. Tignan po natin sa Genesis po, kapitulo 6. Genesis chapter 6, verse 1 and 2. Sa Genesis po, kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nagsimulang dumami ang mga tao sa balat ng lupa at nagkaanak sila ng mga babae. Nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila'y kumuha ng kani-kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. So, Son of God, the descendants of the Seth. Kaya ito pong mga anak ng Diyos, ito po yung mga inapo ni Seth. They are representative of saved people. Sila po yung mga kumakatawan sa mga taong ligtas. Daughters of men are the descendants of the kind. At yung mga anak naman na babae ng mga tao, ito po yung mga ina po ni Cain. They are shadow of unsaved people. Sila po ay anino ng mga taong hindi ligtas. So at the time, the saved people mix with the unsaved people. That's why
The God decided to destroy the whole the world with great flood. Kaya nga ng panahong ito, yung mga taong ligtas ay nahaluan po unakihalubilo doon sa mga taong hindi paligtas. Kaya dito po, pinasyahan ng Diyos na wasakin yung buong mundo sa pamamagitan ng malawakang pagbaha. But even that time, from the world, from the great flood, God separated Noah and his family. Ngunit magmula ng oras na ito, mula po doon sa malawakang pagbaha, inihiwalay ng Diyos si Noah at yung kanyang pamilya. So even though the Noah's ark was in the great flood, it was on the water. Kaya kahit na yung daong po ni Noah ay naroon po sa malawakang pagbaha, ngunit ito po ay nasa ibabaw ng tubig. Here is the sea. Kaya halimbawa po ito yung dagat. And here is the boat. At naroon po yung barko. The boat is in the sea. Kaya yung pong barko o daong ay nasa dagat. On the sea, on the sea. Nasa ibabaw ng dagat. It's on the sea, on the sea. Kaya nasa ibabaw ng dagat. Then no problem. Kaya kapag ganun, wala pong problema. But if this boat is in the sea, that's the problem. Ngunit kapag ang barko na ito ay nasa ilalim ng dagat, yun po yung problema. Even though it goes on the water, if the water comes in the boat, there's a problem. Kaya kahit ito po ay nasa ibabaw ng tubig, ngunit kapag yung tubig ay pumasok sa loob, magkakaroon po ng problema. Even though we live in this world, we cannot accept anything from this world. Kaya kahit tayo po ay nabubuhay sa sanlibutan ito, pero hindi po natin pwedeng tanggapin yung lahat ng bagay sa sanlibutan ito. Jesus walked on the water. Si Jesus po ay lumakad sa ibabaw ng tubig. And the fish live in the water, but the in the sea, but the fish is not salty. Kaya kahit yung isda po na nakatira sa dagat ay yung loob po nito ay hindi maalat. So we have to remember, even though we are living in this world, we cannot be worldly. Kaya we must not be worldly. Kailangan po nating alalahanin na kahit tayo po ay nabubuhay sa sanlibutan, ngunit dapat hindi po tayo maging makamundo o makasanlibutan. So we must remember the reason why God called us is to separate us from the world. Kaya kailangan po nating palaging alalahanin na yung dahilan kung bakit po tayo tinawag ng Diyos upang tayo po ay maging hiwalay sa sanlibutan. Let's look at the Leviticus chapter 20. Tignan po natin sa Levitico kapitulo 20 po. Leviticus chapter 20 verse 24. Sa Levitico po kapitulo 20, bersikulo 24. Would you read? Subalit sinabi ko nasa inyo, tiyak na mamanahin ninyo ang lupain nila at ibibigay ko sa inyo upang inyong manahin. Isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot, ako ang Panginoon ninyong Diyos na nagbubukod sa inyo sa mga bayan. I'm the Lord your God who has separated you from the peoples. Kaya sinabi po, ako ang Panginoon ninyong Diyos na nagbubukod sa inyo sa mga bayan. In order to use Israel people as a God's witness, God separated Israel from the world. Kaya nga upang magamit ng Diyos yung mga Israelita bilang kanyang mga saksi, ibinukod ng Diyos yung mga Israelita mula sa sanlibutan. And in order to serve God, God separated the Levites from the Israel. Kaya upang makapaglingkod sa Diyos, ibinukod po ng Diyos yung mga Levita para sa Israel, mula sa Israel. What's the meaning of church? Kaya ano po ba yung ibig sabihin ng iglesia o church? In Greek, it's called the ekklesia. Kaya sa Grego, ito po ay tinatawag na ekklesia. The ek means call. Ibig sabihin po ng ek ay tinawag. The resia, the ek means outside, and the resia is call. Kaya ibig sabihin po ng ek ay nasa labas at yung lesia, ibig sabihin po tinawag. So, ekklesia means the group, the people that God called to outside. Kaya ibig sabihin po ng iglesia, yung mga tao na tinawag ng Diyos mula sa labas. We are the people who are separated from the world in order to achieve the God's will. Kaya tayo po yung mga tao na inihiwalay mula sa sanlibutan upang gawin yung kalooban ng Diyos. That's why when we live in this world, we cannot mix with unsaved people. Kaya nga, habang tayo po ay nabubuhay dito sa sanlibutan, hindi po tayo pwedeng makisama o makihalubilo sa mga taong hindi ligtas. Let's look at the 2 Corinthians. Tignan po natin muli sa ikalawang Korinto po. 2 Corinthians chapter 6. Sa ikalawang Korinto po, kapitulo 6 po.
That's why the Bible doesn't allow the saved people get married unsaved people. Kaya nga hindi po ipinahintulot ng Biblia na yung taong ligtas ay mag-asawa ng hindi ligtas. The verse 14 and 15. Bersikulo 14 hanggang 15. Would you read? Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat anong pagsasama mayroon ng katwiran at kasamaan o anong pagsasama mayroon ng liwanag sa kadiliman. Verse 15, at anong pagkakasundo mayroon si Kristo kay Belial o anong bahagi mayroon ng mananampalataya sa hindi mananampalataya. So, saved people is the light. Kaya yung mga taong ligtas ay liwanag. Unsaved person is darkness. At yung mga taong hindi ligtas ay kadiliman. So, Bible says, how can the darkness, the light mix with the darkness? Kaya paano mangyayari na magkakaroon ng pagsasama yung liwanag sa kadiliman? How can the saved person get married with married unsaved person? Na paano mangyayari na yung taong ligtas ay mag-aasawa ng taong hindi ligtas? It's impossible. Imposible yun. So, I worried our brethren who worked in the world. Kaya ako po talaga ay nag-aalala para sa ating mga kapatiran na nagtatrabaho sa sanlibutan. Because our brothers and sisters are all pogi, guwapo, and maganda. Kaya lahat po ng ating mga brothers and sisters ay pogi o guwapo at maganda. That's why you can be the target from unsaved people. Kaya nga maaari kayo maging punteriya noong mga taong hindi pa ligtas. In the school, in the work. She is really good and beautiful. Kaya siya talaga ay napakabuti at napakamaayos. Then they can send the message and they treat well to make the girlfriend. Kaya magpapadala sila ng mensahe at tatatruhin na, at itatrato ka ng maayos at gagawing girlfriend. That man looks so nice because he doesn't smoke a cigarette, he doesn't drink the wine, he always gentle and kind, so looks good. Kaya yung lalaking iyon ay talagang napakabuti sapagkat hindi siya naninigarilyo, hindi siya umiinom, palagi siyang maamo at talagang mapagbigay. So many women look at the brother. Kaya maraming babae yung nakatingin sa brother na iyon. They send the message, you wrinkle, and they give the signal. Kaya nga, sila ay nagpapadala ng mensahe at nagpapakita ng motibo. But Bible surely says, how can the light mix with the darkness? Pero sinasabi po ng Biblia na paano mangyayari na magkakaroon ng pagsasama yung liwanag sa kadiliman? Oh, Pastor, if I evangelize, it'll be okay. Kaya sasabihin niya pa, ah, Pastor, kapag in-evangelize ko naman yan, ayos naman yun. I want to ask, you are God? Kaya tanong ko sa kanya, Diyos ka ba? Are you God? Diyos ka ba? How can you decide whether he will be saved or not? Na paano mong napagdesisyonan na maliligtas siya o hindi? And also, if the somebody has the different intention, even though they listen, they have a different purpose. Kaya kapag yung isang tao po, iba yung kanyang intention, kahit na nakikinig siya, iba yung magiging layunin niya. They already know, if I listen and attend that church, maybe that sister becomes my girlfriend. Sapagkat iniisip niya na siguro kapag makikinig ako at dadalo sa simbahan na yun, yung sister na yun ay magiging girlfriend ko. It really happened. Talagang nangyari po yan. In Korea, one sister met a pogi guy in the work, in the company. Kaya sa Korea po, mayroong isang sister na nakatagpo ng isang poging lalaki doon po sa kanilang kumpanya sa lugar na nagtatrabaho siya. Pastors gave her the advice, be careful. Kaya nga lahat ng mga pastor ay nagpayo sa kanya, mag-ingat ka. And she said, I know, but he's not boyfriend. Kaya sinabi niya, oo, alam ko naman po yun, pero hindi ko naman boyfriend. And she evangelized. At in-evangelized niya nga. And this man listened, complete the Bible seminar, and he said, he got salvation. At yung lalaking ito ay nakatapos po ng Bible seminar at sinabi niya pa, siya ay naligtas. But we always observe him and we encourage that sister not to make any relationship with him. Kaya nga palagi, because
we need some time to observe whether he really gets salvation or not. Kaya nga inobserbahan namin siya at sinabihan namin yung sister na huwag makipag-relasyon sa kanya ng anuman sapagkat kinakailangan niya ng panahon para mapatunayan kung talaga bang siya ay ligtas na o hindi pa. But later, she rushed to get married. Ngunit di nagtagal, siya ay nag-apura she sa said, pag-aasawa. She said, he said he gets salvation. Kaya sabi niya naman, di ba, naligtas na siya. So less than one year, she got married. Kaya nga, humigit kumulang isang taon, sila po ay nag-asawa. So many trouble happened. Kaya napakaraming gulo yung nangyari. So we need the time to observe. Kaya kailangan po natin ng panahon para magsiyasat. And also, if somebody has the different intention, it's very hard to be saved. Kaya kung yung isang tao po iba yung kanyang intention, para sa kanya napakahirap na maligtas. So God's will is very clear. Separation. Kaya yung kalooban po ng Diyos, napakalinaw, humiwalay. Even though we have to evangelize them, by keeping distance. Kaya kahit kailangan po natin silang i-evangelize po natin sila ng mayroong distansya. So when the brother evangelized another gender, the woman, or when the sister evangelized the man, they have to extremely more careful. Kaya nga kapag yung isang brother ay nag-evangelize ng isang babae at yung isang sister ay nag-evangelize ng isang lalaki, kinakailangan po nilang labis na mag-ingat. It's better to ask the brother or sister to help. Kaya mas mabuti po kung hihingi tayo ng tulong mula sa isang brother o sa isang sister. Let's look at the Psalm number 89. Kaya tignan po natin sa mga awit po, chapter 89. Verse 37. Versikulo 37 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gaya ng buwan, ito ay matatag magpakailanman at tapat ang saksi sa kalangitan. Yes. The Bible says, we are the witness of God. Kaya sinasabi po ng Biblia na tayo ay mga saksi ng Diyos. So we have to witness what God has done for us. Kaya kailangan nating sumaksi sa bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. And this verse, verse 37, the witness like a mood. Kaya dito sa versikulo 37, sinabi po yung saksi ay gaya po ng buwan. Here is the sun, here is the earth, and here is the moon. Kaya meron pong araw, meron pong mundo, at naroon po yung buwan. So first of all, in order to witness of God, the moon should receive the light from sun. Kaya upang maging saksi ng Diyos, una sa lahat dapat yung buwan ay makatanggap ng liwanag mula sa araw. Sun indicates God. Kaya yung araw po ay kumakatawan sa Diyos. The earth indicates the world or unsaved people. At yung mundo ay kumakatawan sa sanlibutan at sa mga taong hindi paligtas. So in order to live as a witness of God, we have to receive the life from God first. Kaya upang tayo po ay mabuhay bilang saksi ng Diyos, kinakailangan muna nating tumanggap ng liwanag mula sa Diyos. So that's why every Wednesday and Sunday, we gather together to learn the more word of God. Kaya yun po yung dahilan kung bakit tuwing Miyerkules at tuwing Linggo, tayo po ay nagtitipon upang mag-aral ng salita ng Diyos. But the moon, when you receive the light, it can reflect the light to the world. Kaya yung buwan, kapag siya ay nakatanggap ng liwanag, maaari niya pong i-reflect yung pong liwanag patungo sa mundo, moon sa sanlibutan. Moon cannot shine the light by itself. Sapagkat yung buwan, wala siyang ilaw mula sa kanyang sarili. Moon's role is to reflect the light from the sun to the world. Sapagkat yung tungkulin po ng buwan ay upang i-reflect yung liwanag mula sa araw patungo sa sanlibutan. So we don't have the power in us. Kaya wala po tayong kapangyarihan sa atin. But when we receive the power from God, we can shine the light to the world. Ngunit kung tayo po ay tatanggap ng kapangyarihan mula sa Diyos, maaari tayong magliwanag sa sanlibutan. And also important thing is, there must be the distance, always distance between moon and the earth. At yung isa pa sa pinakamahalagang bagay, meron po itong palaging pagitan o distansya, yung araw
ay yung pong buwan at yung pong mundo. In the elevator, there is the sign, keep the distance. Diba? Sa mga elevator po, may tanda, keep distance. Because they worried the virus spread, transfer to other people. Sapagkat sila po ay nag-aalala na baka yung virus po ay kumalat o makahawa sa iba. God says, keep the distance. Kaya nga sinasabi ng Diyos, panatiliin mo yung distansya mo. Otherwise, virus will transfer to the Christian. Kung hindi, yung virus ay maililipat o mahahawa yung Kristiyano. And while you keep the always distance, moon rotate the earth. At habang pinapanatili po nito yung kanyang distansya, yung pong buwan ay umiikot sa pagitan sa palibot ng mundo. So even though you keep the always distance, moon always observe the earth and provide the what the earth needs. Kaya kahit ito po ay merong distansya, ngunit yung buwan, kanyang inoobserbahan yung mundo at ibinibigay nito yung kanyang kailangan. So while we are keeping the distance from the world, we have to help and treat well the unsaved people to save them. Kaya nga habang tayo po ay nagpapanatili ng distansya mula sa mundo, ngunit kailangan po nating tulungan at bigyan ng tulong yung pong mga taong hindi paligtas. That's the life of the witness of God. Kaya yun po yung buhay ng mga saksi ng Diyos. And let's look at the 1 Corinthians chapter 7. Tatignan po natin sa unang Korinto po, kapitulo 7. Here is some rules while we are living in this world. Narito po yung ilang alituntunin habang tayo po ay nabubuhay dito sa sanlibutan. 1 Corinthians chapter 7 verse 20 and 21. Sa unang Korinto po kapitulo 7 bersikulo 20 hanggang 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang bawat isa ay hayaang manatili sa kalagayan ng siya'y tawagin. Ikaw ba ay alipin nang ikaw ay tawagin? Huwag kang mag-alala, subalit kung magagawa mong maging malaya, samantalihin mo ang pagkakataon. So let each one remains in the same calling in which he was called. Kaya sinabi po ang bawat isa ay hayaang manatili sa kalagayan ng siya ay tawagin. So when we get salvation, if we are teacher, just continue to teach. Kaya kung tayo po ay naligtas bilang isang guro, kailangan natin magpatuloy sa pagtuturo. The Bible says verse 21, were you called while was slave? Do not be concerned about it. Just keep that position. Kaya nga sa bersikulo 21, kung ikaw ba ay alipin ng ikaw ay tawagin, huwag kang mag-alala. Magpatuloy ka lang, panatilihin mo yung iyong posisyon. So, no problem to keep our position. Kaya walang anumang problema sa pagpapanatili ng ating posisyon. The one brother, do you know the Miracle Number 7? The movie? Kaya alam niyo po ba yung pelikula na may pamagat na Miracle Number 7? Miracle 7. The main character, actor, Lee Sung-yong, is our brother, deacon. Kaya yung isa po sa mga, yung pangunahin pong aktor noon, yung isa po sa ating mga deacon, isa po siyang brother. When he got salvation, he decided to quit. Kaya nang siya po ay maligtas, nagpa siya po siya na ihinto yung pagiging aktor. But the other pastors encourage him to continue this work. Ngunit yung ibang mga pastor ay in-encourage siya na magpatuloy sa kanyang trabaho. Then in the world of entertainment, he is doing his best in his work, and at the same time, he saved so many actor and actress and other people. Kaya nga sa larangan po ng entertainment sa mundo, ginagawa niya po yung abot ng kanyang makakaya sa kanyang trabaho. At ganun din po, nakakapagligtas siya ng maraming mga aktor at aktres sa kanyang trabaho. So if we don't want to be a slave, who can save slaves? Kaya kung ayaw po nating maging alipin, eh sino pong magliligtas sa iba pang mga alipin? Naintindihan po? The next part, but if you can be made free, rather use it. If there is the better way to save other people and the better way to be used by God, it's okay to move that way.
Kaya sinabi pa po, subalit kung magagawa mo maging malaya, samantalahin mo ang pagkakataon. Kung meron pong mas mabuting paraan para makapagligtas tayo ng ibang mga ligaw na kaluluwa at mabuhay para sa Diyos, piliin po natin iyon. So whether our job is good or bad, if we can be used by God and if we can save the people, no problem. Kaya kung yung ating trabaho man ay mabuti o hindi, kung tayo po ay magagamit ng Diyos at kung tayo po ay makakapagligtas ng ibang mga tao, kailangan po natin gampanan yon. And another thing is, whatever we decide, we have to discuss with the church. At yung isang bagay pa po, ano man yung ating naging pagpapasya, kailangan po natin itong i-discuss sa church. Actually, we have to discuss with God. Sa katunayan po, kailangan natin itong pag-usapan sa Diyos. Let's look at the Proverbs chapter 3. Tingnan po natin sa Kawikaan Kapitulo 3. Proverbs chapter 3, verse 6. Sa Kawikaan po, Kapitulo 3, versikulo 6 po. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct His your path. Kaya, sinabi po, sa lahat ng iyong mga lakad, Siya'y iyong kilalanin at itutuwid Niya ang iyong mga landasin. How can you acknowledge God in all the ways? Kaya paano po natin magagawang kilalanin yung Diyos sa lahat ng ating mga lakad? How can we be guided by God all the time? At paano ba tayo magagabayan ng Diyos sa lahat ng mga oras? We have to ask everything. Kailangan nating itanong sa Kanya yung lahat. We have to discuss with the church everything. Kailangan po nating pag-usapan yung lahat ng mga bagay sa church. So verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kaya sinabi po sa versikulo 5, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Pastor, I already decided to do this. Kaya, Pastor, nakapag-desisyon na po kasi ako na gawin yung ganito. Because I used to do it. Kasi ginagawa ko naman po ito. But that's the lifestyle before you get salvation. Pero yan yung takbo ng pamumuhay mo bago ka naligtas. After you get salvation, your lifestyle must be changing. Kaya pagkatapos mong maligtas, yung takbo ng iyong pamumuhay ay dapat magbago. That's why you have to ask it to the church. Kaya nga kailangan mong magtanong sa church. I want to do this because I used to do this, but is it right? Kaya gusto ko pong gawin ito, pero kasi ho, ganito palagi yung ginagawa ko, pero tama ho ba ito? That's the way to acknowledge God in your all the ways. Kaya yun po yung paraan para magawa natin kilalanin yung Diyos sa lahat ng ating mga lakad. And that's the way to be guided by God. At yun din po yung paraan para tayo po ay magabayan ng Diyos. Sometimes, we have to distinguish, asking is different from informing. Kaya kailangan po nating kilalanin na yung pong pagtatanong at yung pong pagsasabi. Some brothers and sisters ask me the counseling. Kaya may mga kapatiran po na humihingi sa akin ng counseling o nagtatanong sa akin sa counseling. It's not time to counsel. Pero nang marinig ko yung sinasabi niya, hindi pa yun yung panahon para i-counseling siya. It is time to listen, they are informing. Sapagkat yun na yung panahon para pakinggan lang sila sa kanilang mga sinasabi. They didn't come to discuss together. Sapagkat hindi sila pumunta para pag-usapan namin yun ng magkasama. They came to inform their decision to me. Sapagkat sila ay lumapit upang sabihin yung kanilang naging pagpapasya sa akin. Then I have nothing to say. Kaya kapag ganun, wala na talaga akong masasabi. Because they already decided. Kasi nga nakapagpasya na sila eh. Pastor, we're gonna move there. Kaya, Pastor, lilipat na po kami doon. Pastor, we decide to do like this. Kaya, Pastor, ganito po yung napagpasyahan namin na gawin. Then why they are telling? Kaya, kapag ganun, bakit pa nila sinasabi sa akin? If they gonna not discuss about the God's word, why they are telling me that kind of information? Kaya kung hindi nila nais pag-usapan yung gawain ng Diyos, eh bakit pa nila kailangan sabihin yung ganung uri ng impormasyon? So, we have to ask before we decide. Kaya kailangan muna nating magtanong bago tayong magpasya. First of all, we have to pray to God in order to ask. Kaya una sa lahat, kailangan muna nating manalangin sa Diyos para tayo po ay magtanong muna sa Kanya. And we have to discuss with the preacher. At kailangan po natin itong pag-usapan kasama nung mangangaral. And we can discuss with the other faithful and matured Christian. At kailangan natin itong pag-usapan kasama po nung mga tapat at mga hustong gulang na Kristiyano. Then God guide us to the right way all the time. At kapag ganun, gagabayan po tayo ng Diyos sa lahat ng mga lakad po natin sa lahat ng oras. And another thing is, while we are living in this world,
we must not forget the purpose of our life. At isang bagay pa po, habang tayo ay nabubuhay dito sa sanlibutan, dapat hindi po natin kalimutan yung layunin ng ating buhay. Let's look at the 1 Corinthians. Tignan po natin sa unang Korinto. 1 Corinthians chapter 10. Sa unang Korinto po, Kapitulo 10. Verse 31. Versikulo 31 po. 31. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yes. No matter what we do, whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Kaya sinabi po, kaya anuman ang inyong ginagawa, kung kumakain man, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Why do we have to work? Kaya, bakit po natin kailangan magtrabaho? We have to earn the money to spend it for the gospel. Kailangan po natin kumita ng pera para gugulin yon para sa ebanghelyo. So, I give the advice to those brothers and sisters who start to work after graduation. Kaya ako po ay nagbibigay ng payo doon sa mga brothers and sisters na magsisimula ng magtrabaho pagkatapos po nilang gumraduate. So, I mentioned always I mentioned the two things. Kaya palagi ko pong binabanggit sa kanila yung dalawang bagay. When they start, they earn the money. Kaya kapag sila po ay nagsimula ng kumita ng pera, then they should be careful. They have to learn how to use the money for the gospel. Kinakailangan nilang maging maingat. Kinakailangan nilang matutunan kung paano gagamitin yung pera para sa ebanghelyo. When we don't have the money, we don't know who we are. Kaya kapag wala po tayong pera, hindi natin kilala kung sino tayo. But when we have the real money, so we can see what is inside our heart. Ngunit kapag tayo po ay meron ng tunay na pera, doon po natin makikita kung ano yung laman ng ating puso. So our senior pastor Lee Yuan said, in order to test somebody, give them money, give him a lot of money. Kaya nga, sinabi ng ating senior pastor na si Pastor Yuhan, para masubok mo yung isang tao, bigyan mo siya ng malaking halaga ng pera. Then, we can see what is inside. Kaya, kapag ganun, makikita natin kung ano yung nasa loob. So, though when you start to work in the world, you have to pray for the tithes and offering. And you have to learn how to use your money for the gospel. Kaya nga, kapag kayo po ay nagsimula ng magtrabaho sa mundo, kailangan nyo pong ipanalangin yung patungkol sa tithes and offering at kailangan nyo matutunan kung paano gagastusin yung pera para sa ebanghelyo. And second thing is, be careful of the another gender. At yung pangalawang bagay, kailangan nating maging maingat sa ibang kasarian. So as we studied, we must be separated from the worldly things. Kaya gaya po ng pinag-aralan natin, kinakailangan nating maging hiwalay sa mga makasanlibutang bagay. And we must always remember the purpose of our life. At kailangan nating palaging alalahanin yung pinakalayunin ng ating buhay. And the last one is the Matthew chapter 10 verse 16. At yung panghuli po sa Mateo Kapitulo 10 versikulo 16 po. Matthew chapter 10 verse 16. Sa Mateo Kapitulo 10, versikulo 16 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngayon, isinusugo ko kayong tulad ng mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayo gaya ng mga ahas at maamong gaya ng mga kalapati. We are God's sheep. Kaya tayo po yung tupa ng Diyos. And Jesus said, I send you to the world. But it's like I send you out as a sheep in the midst of the wolves. Kaya sinabi ni Jesus, isinusugo ko kayo sa mundo, ngunit isinusugo ko kayo sa tulad ng tupa. The world and Satan are looking for the target. Kaya yung mundo at si Satanas, sila po ay humahanap ng kanilang target. They are looking for the target that they want to tempt. They want to make us stumble. Kaya hinahanap nila yung kanilang target na maaari nilang tuksuhin at maaari nilang pabagsakin. They are wolves, we are sheep. Kaya sila po ay gaya ng mga asong gubat at tayo po ay mga tupa. That's why Jesus said, be wise as a serpent
and harmless as doves. Kaya nga sinabi ni Jesus, maging matalino kayo tulad ng mga ahas at maging maamo gaya ng mga kalapati. We should be wise. Kaya kailangan po nating maging matalino. In order to live in this world as a Christian. Habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito bilang Kristiyano. I cannot explain the, all the examples, but you have to be wise to survive as a Christian in this world. Kaya nga kinakailangan po nating maging matalino upang tayo po ay manatiling buhay bilang isang Kristiyano sa mundong ito. Even though there are so many temptations, how can we overcome these temptations? We should be wise. We should have the wisdom to overcome this. Kaya kahit tayo po ay mayroong napakaraming tukso, kailangan po nating maging matalino at kailangan natin na magkaroon ng karunungan para magawa po natin itong pagtagumpayan. It can be the there must be the persecution in the workplace, in the house, and in our school. Then how can we overcome? We should be wise. Kaya maaring mayroong pong pang-uusik sa ating trabaho, sa ating paaralan, sa ating bahay. Kapag ganun, paano natin mapagtatagumpayan ito? Kailangan po nating maging matalino. In order to save the losers, we should be wise. At ganun din po upang tayo ay makapagligtas sa mga ligaw na kaluluwa, kailangan nating maging matalino. It means eventually we have to find the way to keep our faith and eventually we have to find the way to save the people. Ibig sabihin po nito, kailangan nating humanap ng paraan para maingatan yung ating pananampalataya at kailangan nating hanapin yung paraan para tayo po ay makapagligtas ng ibang mga tao. One brother got salvation. Meron pong isang brother na naligtas. He really want to save the, his co-workers. At nais niya po talaga na maligtas yung kanyang mga katrabaho. But from the morning to evening, he work and other members also really busy. Kaya magmula sa umaga hanggang sa kinagabihan, siya po ay nagtatrabaho at yung ibang mga miyembro na niya ay talagang abala rin. He has only lunch time to talk others. At meron lamang po siyang lunch time para makipag-usap sa iba. So during the lunch time, he tried to evangelize but nobody listened. Kaya sa kasagsagan ng kanyang lunch time, nagsisiga po siya na mag-evangelize ngunit walang nakikinig. He tried many ways. Kaya sinubukan niya po iyon sa maraming paraan. But nobody got salvation. Ngunit walang sino man po yung naligtas. Then, finally, he was so wise. His way to save others is like this. Kaya yung kanyang pong paraan para po mailigtas yung iba ay katulad nito. During the lunch time, he ate the lunch very fast. Kaya sa kasagsagan po ng tanghalian, mabilis po siyang kumakain ng tanghalian. And he listened the Bible seminar alone. At nakikinig po siya ng Bible seminar ng mag-isa. And he just raised up the volume. At tinataasan niya lang po yung volume. Let other people listen. Upang marinig po ng iba yung kanyang pinapakinggan. But he didn't invite them. Pero hindi niya sila iniimbitahan. Some little distance and he just listened like he just studied. Kaya merong distansya at siya ay nakikinig na parabang nag-aaral lang siya. Until the lunch time is done. Hanggang sa matapos yung oras ng tanghalian. After some weeks, one friend, one co-worker had the interest. Kaya pagkatapos ng ilang linggo, mayroong isang kaibigan, isa sa kanyang mga katrabaho, yung nagkaroon ng interest. Free lunch time, what do you listen? Kaya sinabi niya, kada tanghalian, ano ba yung pinapakinggan mo dyan? He said, I got so moved and I got so interested the Bible. Kaya ako talaga ay labis na naantig at labis na malaki na yung aking interest pagdating sa Biblia. What's that? Then kaya, he listened and he got salvation. Napatanong siya ano iyon at nakinig siya at siya po ay naligtas. So one by one, co-workers got salvation. Kaya nga nang paisa-isa yung kanyang mga katrabaho po ay naligtas. Later, he made the fellowship in his workplace. Kaya nga di nagtagal, nagkaroon na po sila ng fellowship doon sa lugar kung saan siya nagtatrabaho. The Bible says, be wise as a serpent. Kaya nga sinasabi po ng Biblia, maging matalino kayong gaya ng mga ahas. Serpent is so wise to tempt and make a people stumble. Kaya yung ahas po ay napakatalino para tuksohin at pabagsakin yung mga tao. But we should be wise to save people. Pero tayo, kailangan po nating maging matalino sa pagliligtas sa mga tao. So even though we don't have the, it looks like there is no way to save others, or no way to show we are Christian, if we pray then try again and again,
we will get the wisdom. Na bagaman para bang walang paraan para makapagligtas ng ibang mga tao at para bang walang paraan para sa atin na ipakita na tayo ay mga Kristiyano, ngunit kailangan po nating manalangin ng manalangin at magkakaroon po tayo ng pagkakataon. One of our senior pastor, Pastor Sodoso, when he got salvation, he was really busy in the work. Kaya meron po tayong isang senior pastor na si Pastor Soduso. Pagkatapos niya pong maligtas, siya po talaga ay napakaabala sa sanlibutan. He didn't have time to read the Bible. At wala na po talaga siyang sapat na para panahon para magbasa ng Biblia. So, he tried many ways, but many problem. But eventually, he used this way. Kaya sinikap niya pong subukan yung maraming paraan, ngunit nagkaroon po ng ilang problema, kaya ganito po yung ginawa niyang paraan. He take off the cover of the Bible. Tinanggal niya po yung balat o cover ng Biblia. And he made a new cover with the manual book of the company. At kanyang nilagyan ito ng balot na manual book ng kumpanya. So, he read. But when other people look at him, he always check the manual. Kaya binabasa niya, ngunit kapag titingnan siya ng ibang tao, ay nakatingin lang siya palagi doon sa manual. So anyway, he found a way to read the Bible. Ganun pa man, nakahanap po kasi siya ng paraan para magbasa ng Biblia kapag meron siyang libreng oras. So, in order to live as a Christian in this world, we should be wise. Kaya nga, para tayo po ay makapamuhay bilang isang Kristiyano dito sa sanlibutan, kailangan nating maging matalino. Otherwise, we cannot save anyone and we cannot live as a Christian. Kung hindi, hindi po tayo makakapagligtas ng sinumang tao at hindi po tayo makakapamuhay bilang isang tunay na Kristiyano. Let's go back to the last verse, Isaiah chapter 6, verse 8 again. Balikan po natin yung huling talata sa Isaías po, kapitulo 6, versikulo 8. Isaiah chapter 6, verse 8. Isaías po kapitulo 6, versikulo 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sino ang susuguin ko at sinong hahayo para sa atin? So, nang magkagayoy, sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Narito ako. God will calling us. Ask us the same question. Kaya tayo po ay tinatawag at tinatanong tayo ng Diyos ang parehong katanungan. Whom shall I send? And who will go for us? Sinong isusuguin ko at sinong hahayo para sa atin? In your family, in your work, in your school, so many people are going to help. Kaya sa inyong pamilya, sa inyong trabaho, sa inyong paaralan, napakaraming tao yung pupunta ng impyerno. In your province and in Ortigas, in Antipolo, Taguig, in Philippines, in all around the world, so many people are going to hell. Kaya sa inyong probinsya, dito sa Ortigas, dito po sa Antipolo, sa Taguig, at sa buong Pilipinas, napakaraming tao po yung pupunta ng impyerno. God says, whom shall I send and who will go for us? Kaya sinasabi ng Diyos, sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa atin? We have to answer, here am I, send me. Kailangan nating sumagot, narito ako, suguin mo ako. I came here as a missionary. Ako po ay napunta rito bilang isang misyonaryo. But all of you are missionary too. Ngunit lahat po kayo ay misyonaryo din. You are the missionary in your house. Kayo po ay misyonaryo sa inyong bahay. You are the missionary in your workplace. At kayo po ay misyonaryo sa lugar kung saan ka nagtatrabaho. All high school brethren and college students, you are the missionary in your school. Lahat po ng mga kapatirang high school at lahat po ng mga nasa college ay misyonaryo po sa inyong paaralan. So show them you are Christian. Kaya ipakita niyo po sa kanila na kayo ay Kristiyano. Miss the all the chances to be used by God by mingle with them. Kaya huwag niyo pong aksayahin yung lahat ng pagkakataon na ibinibigay sa inyo ng Diyos at huwag lang ho kayo basta makihalubilo sa kanila. God's will is separation. Sapagkat yung kalooban ng Diyos, paghihiwalay. Tama po ba? Let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for giving us the chance to live as a Christian in this world. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang makapamuhay sa mundong ito bilang Kristiyano. But we are so foolish and weak. Ngunit kami po ay napakahangal at napakahina. So please give us the wisdom. Kaya pakiusap, bigyan niyo po kami ng karunungan. So that we can save the many losers and we can shine the light as a Christian. Upang kami po ay makapagligtas sa maraming ligaw na kaluluwa at magliwanag bilang isang Kristiyano. So
Though we really want to see many people get salvation and glorify you around us. Kaya nga nais po naming makita at matunghayan yung maraming tao na naliligtas at niluluwalhati ka. And thank you again. We pray in name of Jesus Christ. Kaya ito po ay aming idinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Maraming salamat po.